Magpapalang araw po sa inyo lahat. Ito lang po muli si Maestro Virgo Sunong as Commander sa Tunong Store Tornados upang magbigay ng konting informasyon sa inyo, konting payo sa inyo, konting mensahe. Muna sa lahat, nagpapasalamat ako sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan sa kanyang pinagkakalob na bawat sandali sa ating buhay upang mas maliwanagan tayo sa lahat ng mga pagkakataon o naman mga bagay-bagay patungkol sa spiritual. Maraming salamat po sa inyo, nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan sa lahat ng pagkakataon na pinagkakalob niyo po sa amin, sa lahat ng aming mga inaaral, sa lahat ng aming mga pinagkakaabala patungkol sa karunungan din, sa patungkol sa spiritual na aming binabaybay sa ngayon, na pinagkakalob niyo sa mga sinunong maestro namin pinag-aaralan upang makatulong din kami sa iba sa pangkalahatan. Lahat ng po ito ang hiniling ko sa inyo, ang sandali nito, na bigyan kami ng kaliwanagan sa amin sa pangkalahatan. Hiniling ko po ito sa inyong walang kapatid na kapangyarihan at walang bayad dungis sa pangalan. Maraming salamat po. Una sa lahat ay shoutout po pala sa lahat ng mga spiritual warriors group ng Satoru Ronaldos, sa lahat ng mga Satorians dyan. Pasensya na kayo, medyo ano yung salita ko. Medyo ano kasi, mga tidang muntin na lang. Pero okay lang din ako. Nais kong pasalamat sa lahat ng mga supporters natin, sa lahat ng mga Satorians na naririyan, sa lahat ng mga silent listeners, sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga spiritual warriors group na gumaganap din dyan, at sa lahat ng mga taong papatuloy sa kanilang mga pamimisyon sa pangkalahatan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. At yun din sa lahat ng mga taong may mga mabubuting loob din na lagi naririyan para sa atin. Sa lahat ng mga tumutulong sa atin, mga physical man, spiritual, mental, o emotional. At pasensya na nga rin pala sa mga taong nagme-message sa akin din. Ako yung naging abala lang sa mga pagkakataong ito. Meron kasi akong inasikasong personal. At pasensya na kayo kung hindi ko kayo nare-replyan. Okay naman may mga tatanong sa akin, hindi ng advice. Okay, mag-alala. Kapag naayos ko lang itong sitwasyon ngayon sa ngayon, ay magpo-focus tayo ulit. Siguro at some point lang, medyo lang nagiging abala lang ako. Naayos ko lang patungkol lang ngayon sa inyo sa pangkalahatan, kaya ako nag-open up ng video ulit ngayon. Gusto kong bigyan kayo ng mensahe sa pangkalahatan. At bigyan din ng payo. Sa mga taong bawahan sa spiritual, sa mga taong walang alam patungkol sa mundo ng spiritual. Gusto ko kasing i-expose kung ano yung mga nangyayari sa mundo ng spiritual sa ngayon. At tataasan ko sinasabi sa pangkalahatan. Kung ano yung pagkakaiba sa bingan nila, yung ano ba talaga yung tinatawag din ng katotohanan sa likod ng mundo ng spiritual na gamutan. Unang-una sabi ko nga, maraming mga taong maghahayag ng kanilang mga nalalaman parang ko sa spiritual na karunungan o karunungan din. Ngunit sabi ko nga sa iyo, pipili lang, ilan lang ang makikita mo talagang magiging makatotohanan sa pangkalahatan. Pasintabi sa iba ng mga alam ko, nagbimisyon din kayo. Ngunit sa mga liiti mong nagbimisyon, ay hindi naman kayo tatamaan ng aking salita. Ang sa akin lang ay nasa balance lang tayo. On all such thing na magiging balance tayo sa lahat. Nais ko ipaintindi sa inyo na katulad sa spiritual na gamutan, may mga taong may pagkakaiba po kasi yan. May mga taong katulad ng iba ng mga nanggagamot na sila liiti mo nanggagamot. Ngunit ang kapangyarihan ng gagaling sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan. May mga tao naman na hindi natin alam kung saan galing kanilang kapangyarihan. Maling sa mga kung anong elemento yan o sa mga demonyo, mga ganun. At take note ha, may nagtanong sa akin, dyan patungkol po ba sa spiritual ay may nangyayari ano din po dyan, corruption, at may nangyayari din po ba yan na para bang sabotahe? Nagkakaroon din po ng sabotahe dyan, para malaman nyo lang. May mga pagkakataon na ang isang manggagamot, ang kaliwang manggagamot, at yung tinatawag nilang manunusok o talagang gumagambala din na may alam sa itim na mahika, ay nagkakaroon po sila ng pag-uusap. Halimbawa, yung isang manggagamot, gagamotin niya yung isa, o kaya naman isa, gagawa niya ng sakit. Tapos syempre, pag ginawa ng sakit, lalapit doon sa manggagamot na kaliwa, na kung saan galing kapangyari niya, di alam, o makakasama rin naman yun, o grupo rin yung mga yan. Ang mangyayari, syempre, ihingihan nila malaking bayad, yung mismong papagamot. Tapos bukod pa doon, di gagaling siya. Tapos pabalik-balik lang, patuloy lang yung cycle na yun. Kasi the more na babalik siya ulit sa nagpapagamot, sa mismong ibang nagpagamot, hahanap naman siya ng ibang nagpapagamot, ang matatagpuan niya, ganun din. Maraming pagkakataon na meron tayo na experience sa ganyan, na isang kaibigan din natin sa spiritual, na humingi ng tulong din sa atin sa mga gabay, sa takilang isa. Ang nangyari po sa kanya ay kung sino-sino na lang po nilapitan.
hanggang sa sumusuko na po siya ng pera. Tapos sa ano po ba yung mga dapat dating malaman patungkol sa spiritual din? May mga tao din na double blade. Nanggagamot sila at some point pero nananakit din sila. May mga ganun tao na may kakayahan silang manakit at may kakayahan din silang manggamot. Kung ano yung ginagawa nila sa tao, sila rin ang magtatanggal nun. Pero that is business, sabi nga na nagkakaroon din ng tinatawag nilang negosyo, nagkakaroon ng negosyo. Sa kakatulad ng mga ibang mga manggagamot, pag nakakita ka na may mga benebenta ng mga tubig dyan, mineral water na malalaking ganyan, o sasabihin sa'yo, yan po yung maliliit, 100 pesos yan. Eh sa dami ng mga taong pasyente, yung tinatawag nilang binaspasan na tubig. Yung iba naman po, mayroong mga 1.5 liter na tubig. Minsan, demanda ng isa noon, o 1.5, hindi natin alam. Sabi ko nga, come to think of it, pati yung tubig ng mga ganun bagay, binibenta na nila. Ibig sabihin, ninegosyo talaga. At sa akin naman, hindi ko alam ang estado ng kanilang mga buhay at wala rin ako sa posisyon para husgan sila. Pero sa akin lang, bakit ganun? May tanong lang ako, parang sanay maging mulat ang lahat sa pakatotohanan doon na bakit may presyo po ba yung mga ganun bagay na kung binasbasan yung hiniling niyo sa dakilang isa. Hindi ko lang din alam kung nagpaalam kayo doon sa dakilang isa na, maggagawa ko ng ganito ha, bibenta ko itong mga to. Walang bala. Sabi naman nila may expenses daw yan. At tuloy ng tubig, wala naman libre sa mundo. Yun ang katwiran nila. Pero sabi ko nga, wala ako sa posisyon para mangusga sa pangkalahatan. Pero yun ay binibiyan ko lang kayo ng parang open, in-open up ko lang kayo sa pangkalahatan, yung inyong mga kaisipan. At para sa iba naman, pasintabi sa iba sa mga gumagawa ng ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, sa pagdating ng araw ay maharap at harap din tayo lahat sa dakilang isa. Kung ano man ang ating mga aksyon at ating mga gawa, ayan ang maglalagay sa ating kung saan paano tayo husgahan ng dakilang isa. Sabi niya, ikaw ay husgahan base sa iyong mga gawa. Sabi nga nila. Ngunit sabi ko nga, sana'y maging bukas sa kaisipan sa pangkalatan din yan. Tsaka may mga tatanong din sa akin, kapatid, sabi sa akin, yung bang mga picture na, sa mga nakikita sa mga sa mga social media, pwede ba nilang gamitin yun? Pwede po, nagagamit ng ibang mga tao yan. Kaya sabi ko, ingat din kayo. Hindi naman sa sinasabi ko kayo na basta ingatan nyo lang yung mga profile nyo. Kasi may mga tao na may kakayahan na ganun. Walang ligtas sa mga ano ngayon, sa tinindi ng mga kalaban ngayon. Sabi ko nga sa inyo, saka may mga tao naman na manggagamot. Nagagamot. Tapos kung ano-anong hinihingi sa mga ginagamot, meron akong pagkakataon na ngayon, may nalaman akong ganyan. May nagsumbong sa akin. Isang tao nagpagamot, may pinahanap sila. Tapos ang nasa mundo rin ng social media. Ang naging nangyari lang, parang hiningan siya ng hiningan ng pera. Mabot na sa, I think, kulang 100,000. Tapos ang nangyari doon, may mga ceremonies, may kinulong sa garapon o kung ano man. Marami, iba-iba eh. Kasi tabi kung sino man yun, alam mo na kung sino ka. Ang nangyari doon, hiningan ng hiningan, ngunit hindi naman natupad yung kanilang mga pag-uusap. Sabi ko nga, mag-ingat din kayo, tsaka minsan, huwag din kayo gagawa ng mga bagay para abusuhin kayo ng ibang tao. Kung talagang wala, sa mga tao naman ang huwag naman po natin paasahin yung mga tao. Kung baga sa nagiging parang negosyo na rin nila yung mga ganun bagay. At hiningan ng hiningan yung tao, hanggang sa dumating sa punto, laki na ng perang binibitawan, wala naman nangyayari. Naman, hindi ko alam kung anong legit kung saan gagaling kapangyarihan nila, kung paano nangyayari maraming ceremonies na ginagawa, hinahanap. Ngunit sabi ko nga, hindi naman kailangan may mga ganun mga bagay. Hingin mo lang sa dakilang isa eh. Kasi the more na gumagawa ka ng mga bogus na mga ganyan, nagkikreate ka ng mga something na gano'n, parang mali eh, di ba? Ayaw ko lang kung paano mga ceremonies nila ng iba, kung paano ginagawa nila. Sapagat ako, ito real talk lang, merong isang lumapit sa ating kapatid sa spiritual, alam niya kung sino siya. May kapatid siya sa Tarlac na hinahanap. Ngunit sabi ko nga, sabi ko, humilingin ako sa dakila isa sa pamamagitan ng aking mga gabay na sabi ko, paintulutan ng aking mga gabay na hanapin yung tao na yun, yung kapatid niya. At awa naman po ng Diyos, kahit alam niya yan, magpapatunay yung tao na yan, na yung kapatid niya ay hinahanap nila at nagpakita sa kanila yung kapatid niya. Sapagkat yung kapatid niya na yun ay talagang nagtatangka magpakamatay na kasama yung kanyang anak. Sabi ko nga, hindi pa uli ang lahat sa pangkalatan. Huwag po tayong, kung may mga kinakain po tayo ng depression sa atin, ay manalangin lang po tayo sa dakilang isa. Isuko natin sa sarili natin doon. At lahat ng mga bagay na yun ay mawawala yung mga ganyang bagay. At para sa mga naman mga gumagawa ng mga ganyan, ay maghintay lang po. Sapagkat ang hagupit ng dakilang isa, sabi ko nga, ang kanyang hagupit sa pangkalatan kapag pag pinatawag tayo lahat. Kahit sabi ko nga sa inyo,
Kala nyo ba sa mundo natin ngayon, kahit na tayo yung nasa estado natin na ganito, pwede tayong matawag anytime. Wala tayong ligtas lahat, sabi ko nga sa inyo. Saka sa mga uri ng mga gamutan, gusto nyo kung gusto nyo tanongin, may mga gamutan pong spiritual na kombate, may gamutan na pagtatawas, may gamutan na astral, pwede mong nagkakaroon ng astral, o ito nyo meron din distant o distant healing, meron din po niya, katulad ng mga healing water, pwedeng bulungan po, yung sa chaway, tapos sabay, usalan mo yun, hingi mo sa dakilang isa, tapos sabay pwedeng ipainom sa pasyente. Ginagawa po natin yan, kahit ako po ginagawa ko po yan, taasan ko sinasabi sa inyo, ay lahat ng mga nag-message sa akin sa Gmail, dun po, inano po natin yun. Ngayon sabi ko nga sa inyo, minsan may mga sakit na pang physical na hindi naman talaga saklaw natin. Pwede hingi natin ng sa dakilang isa, ng tulong, pero kung sabi nga, pag oras mo na, wala tayong magagawa. Yung mga healing water na yun, yung hinihingi natin sa dakilang isa para sa nagisan Diyos sa tunay, tutulong mabuti sa kaitaasan para tulungan din ang mga taong nangangailangan ng tulong sa spiritual man o physical. Ngunit sabi ko nga sa inyo, kapag may mga hangganan din tayo, kapag sinabing nga doon lang tayo sa spiritual, minsan may mga bagay na mga kailangan talaga ay sakit talaga sa specialista, tulad ng mga doktor, sila talaga ang kailangan magano nun. Hindi natin pwedeng pakailaman yung mga bagay ng bagay. So para sa lahat ay dapat alam din natin yung ating limitasyon at yung boundary natin. Hanggang doon lang tayo. Pero kasi hindi naman tayo, sabi ko, hindi ang bagamat ang kapangyarihan dahil sa pangkalatan din, sabi ko. Pero minsan tayo sa sarili natin, may mga bagay din na kapag yung mismong tao talaga ay oras na talaga niya. Magkasana wala tayo sa posisyon para pigilan yung mga ganung bagay. Nakatakda yung kanyang pagkawala sa pangkalatan, hindi natin mapipigilan yung ganang bagay. At sa pangkalatan din, nais kong sabihin sa inyo na katungkol din sa pag-astral, maraming mga tao na nag-astral, sabi ko nga sa inyo, at nanggagamot din. Magpunta sila sa ibang dimension, sa kanilang pamamagitan ng kanilang ikatlong mata o sa kanilang mga senses patungkol sa spiritual, gamit ang kanilang spiritual, nakakarating sila doon sa lugar na yun. Ngunit sabi ko nga sa pahintulot ng dakilang isa, para sa may mga kaalaman sa astral, huwag kayong basa-basa papasok sa ibang mga lugar nang wala kayong pahintulot ng dakilang isa. At ang mga kasama nyo, mga gabay nyo. Lagi nyo kasama yung mga gabay nyo. Kasi kapag lumabang kayo ng ganun, at wala kayong pagkakataon na wala kayong ano sa sarili nyo, baka hindi kayo makabalik. Yun nga inaano ko sa inyo. Kaya magiging ingat lang din. Hindi naman siya tinatakot, pero sabi ko nga, at all costs, kailangan mag-ingat. At saka sa iba naman, nasabi ko nga, na maraming binibenta na kung ano-ano. Ako kasi, sa mga kapatid, sa totoo lang, hindi pa ako nagbibenta na kung ano-ano. Yun na nga sinasabi ko sa inyo. Kahit yung mismong libro, hindi ko binibenta ng murang halaga yan. Sapagkat ayaw kong mawala yung control. Kasi yung control mismo sinasabi nila, kapag ang libro kasi binigay mo na yan, ng presyo na ganito, anong pinagkaiba ko sa iba? Kaya yung libro, pinapanatili ko hanggang ganun, para masubaybayan ko at makipag-engage kayo sa akin, sa grupo. At para matutunan nyo yung mga bagay na dapat yung matutunan. Yun lagi ko sinasabi sa inyo. May mga tao naghahayag na sila'y patungkol sa tour. Ngunit nagbebenta sila ng kung ano-anong libro, hindi naman sa tour ang nakasad doon. Kaya minsan nandoon pa lang, napakalinaw na, nandoon yung pandilin lang ba sa lahat. Paano ka naging kabahagi ng sa tour? Tapos ay hinahayag mong sa tour? Ang libro naman ang inaano mo, base sa ibang mga libro, tapos binibenta mo. So, ibig sabihin para saan yung sa tour na hinahayag mo? Yun ang tanong ko sa mga tao na yan. At marami pang mga kung sinasabi, sabi ko sa inyo, in the end of the day pala, mabibenta rin sila ng libro. Ako, sasabihin ko sa inyo, kung sa katotohanan lang, kung gagawin ko yung bagay na yan, ibibenta ko yung libro ng Satorian sa pangkalatan. Kahit na 100 o 50 pesos o 150 o kahit 200 pa, instant millionaire ako, sabi ko nga sa inyo. Maraming bibili, oo. Sapat ko kung sa grind ko yan. Pero bakit hindi ko ginagawa? Yun ang katanungan, papasok sa isip nyo. Bakit hindi ginagawa ni Virgo? Kasi nga, meron akong tinatawag nilang prinsipyo sa sarili ko. May prinsipyo ako sa sarili ko na hindi ko gagawin yung bagay na yun. Gawin ang sundin nyo, mapamember kayo, within 6 months matatanggap nyo yung libro. Para lang kayo nag-enroll at nag-graduate. Kasi gusto ko kayong gabayan. Ang tunay ng tuturo ay, alam sa totoo lang, masyado nilang in-aggravate yung pagiging maestro ba. Ang maestro po, papaliwanag ko lang ha, maraming parang nabibigay ng maling interpretasyon. Sasabihin nila ang maestro ay ang si Jesus o ang sabi nga nila, Diyos Anak. Para sa akin lang, sasabihin ko sa inyo, ang maestro ay tinatawag nilang guru, gurong lalaki. Pag sinabing maestra,
gurong babae, tagapagturo po, tagapagturo patungkol sa isang alam, sa isang bagay na alam ng isang tao. Yun po. O kaya pwede nyo nang tawagin Guru Virgo. Pwede baguhin ko na, o Guru Virgo, kapatid Virgo. Kung naalibadbaran sila sa ganung bagay at sasabihin nila na ang dapat na magtagday ng maestro ay ang Diyos anak lang. No doubt ako doon, wala problema doon. Kung sa kanya pang sa kanila pang interpretation ng bagay na 'yon, wala problema, walang issue 'yun. Ang sa akin lang, maging makatotohanan lang tayo. Kasi kung damo na nagaya ng ganung katotohanan, tapos binibira mo naman 'yung iba. Base sa 'yung personal na opinion para i-corrupt 'yung mind ng ibang tao, which is mali, 'di ba? Maghayag ka ng katotohanan sa karunungan ng lihim nang wala kang inaapakan na ibang tao. Yun lang. Para maging ano, kung sino man yung tao na yun, sabi ko nga sa kanya, ako sa totoo lang kapatid, sabi ko nga ako, hindi ako nagbebenta ng mga medalyon, hindi ako nagbebenta ng mga tubig, hindi ako nagbebenta ng mga panangga dyan na sinasabi nga, at hindi ako nagbebenta ng mga libro. Ang libro ay makakamit nyo po, kung mapapamember kayo sa membership ng channel, within 6 months matatanggap nyo po yan. At minsan po, kadalasan, kapag nasa nag-live ako, minsan nag-ano ako ng mga, nabubunot ako ng pangalan. Tapos binibigyan ko po ng libro. Pasensya na rin sa iba, yung mga nakakaano dyan, nakakaalam. May mga mensahe rin sa akin. Medyo busy lang ako ngayon. Pero pag hindi na ako naging busy, ano yun natin yung mga bagay na yan. Saka ipagkakalob natin sa inyo yung mga bagay na yan. Yung mga niling na hindi ng iba. Saka sa akin, ang sabi ko nga sa inyo, inulit ko ha, kung ibebenta ko yung libro ng 200, 150 o 50 o 100, maraming bibili. Instant yan, sabi ko nga sa inyo. Kaya lang, wala ng control. Ang mga tao, paano mo ano yan? Kasi ang libro kasi kinukonsentra yan base sa pangalan ng isang tao na siya lang ang dapat na magtaglay ng bagay na yon. Kung ako ay tarantadong tao lang, gagawa ko ng libro, nakagawa na ako ng libro, ano kaya sa bookstore lahat? Ang mangyayari dyan, magiging milyonaryo pa ako. Bakit hindi ko ginagawa? Sapagkat yan ang mission ko sa inyo sa lahat. Sana maintindihan din yung iba yung bakit ganun ang nagiging ano ko, prinsipyo ko sa buhay. Anytime, pwede kong gawin yan, sabi ko nga sa inyo. Pero, Sunday, saan ako nakapila? Nasa kaliwa ako, nakapila ako dun. Ano pinagkaiba ko sa iba? Nananatili si kapatid Virgo, si Virgo na lang. Nananatili si Virgo na nasa kanyang prinsipyo. Hindi ako dumadaan ng paligo-ligo sa mundo ng espiritual. At dun na ako nakakonekta sa dakilang isa. Laging alam niya yan. Dun ako nakakonekta sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan. At para sa iba ng mga nag-aayag ng Sator, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong dayain ang ibang tao. Kung kayo ay nakasaad kayo ng Sator sa pangalan ninyo, ihayag niyong karunungang lim sa Sator, hindi sa hinabi niyo usang libro lang. Usang, alam naman natin mga libro, maraming mga libro. Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, kung mag-aayag kayo ng purong Sator o Sator, huwag niyong taglayin yung Sator na pangalan, binababuin niyo. Huwag niyong babuin yung Sator na pangalan, sabi ko nga sa inyo. Tapos mag-aayag kayo ng ibang mga bagay. Nagiging huwad kayo sa mata ng dakilang isa na mabuti sa kitaasan. At mismong ginagamit nyo pa yung mga kapalaluan ng mga ganyan para magbenta kayo ng mga libro. Para saan? Diba? Sasabihin natin pinaghirapan. Oh, pinaghirapan natin. Kahit ako pinaghirapan ko rin. Binuo kong libro. Kinalas-kalas ko yan hanggang sa mga mabuo yung libro na yan. At sinabi ko rin yan. Ngunit bakit hindi ko ginagawang ganun? Kasi po, ayaw ko po yung ganun bagay. Kung sa inyo, sa mga taong papaloko o bibili kayo ng mga ganyan bagay, nasa sa inyo yan. Paano yung mapapagana yung mga ganyang bagay? Sabi ko nga, bawat libro may basbas yan. Kinukonsagra po yan. Ewan ko lang sa iba kung ipapakalat mo yan para pinaserox copy. Kaya sinasabi ko, ang libro na ibinibigay ni Maestro Virgo, ni kapatid Virgo, ni Bro Virgo, yan po ay ang gagamit niyan, yung mismong taong magtatangan niyan. At hindi basta-basta pinapasa kung kani-kanino man. Napakasagrado po niyan, sabi ko nga sa inyo. Sa mga nakatanggap, pasintabi sa inyo, kung natanggap niyo yung libro at ipinasa niyo sa iba, sa maling tao, kayo po ang mananagot sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan at sa mga gabay ng Sator. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-ingat. Kung ipinakita niyo sa iba yan, nasa sa inyo yan. Kayo po ang magtatanggap ng kung anumang kaparusahan sa pagdating ng araw. Kapag ginamit ng ibang tao, maling tao yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung control kailangan na doon, gagamitin ang libro para sa kabutihan. Hindi sa para mga kung anumang katarantalong bagay. Kaya sa mga iba dyan, binabalaan ko iba dyan, sabi ko nga sa inyo, yung mga nakahayag na sila sa Sator, tapos sabay sila may aral ng Sator, tapos sasabihin ibinibenta, iba naman ang libro na binibenta, wala naman doon yung tinatawag ng Sator. Kayo mga huwad, mga kapatid, kung sino man kayo, alam nyo sa sarili nyo yan. Kahit pinaghirapan nyo pa yung libro nyo na yan, ang nakakalungkot lang, tinataglay nyo yung Sator na sinasabi nyo, pero iba yung hinahayag nyo.
di pa napakalaking panluloko ko yan. Yan naman po binabagi ko sa inyo sa ngayon. Sana maging bukas sa kaisipan sa pakalatan at sana magbago na po kayo sa mga tao na naririyan. At ako naman po ay naririto rin. Abutin nyo lang po ako sa mga taong nasa personal liwanag. Kabahagi nyo po, kapatid nyo sa espiritual. Sa mga iba naman na ano, magkikita-kita rin tayo, sabi ko sa inyo. At lagi naman tayo nakahanda sa mga bagay na yan. Yan lang po ang binabagi ko sa inyo sa ngayon. At sana po ay tanggapin yung basbas nyo sa pangkalatan at sa mga tao po na nagdi-devotion. Ay sikapin nyo po, tuloy-tuloy nyo lang po. At isukun yung sarili nyo sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitasan. Yan lang po. At lahat ng mga bagay na inyong mga katanungan ay masasagot yung mga ganyang bagay. Kapag kayo nagugulumihan patungkol sa karunungan lihim, ay binabahagi din ng pangkalatan. Yan lang po ang binabahagi ko sa inyo sa ngayon. Hanggang sa muli po. At God bless po sa inyo lahat. Yausua masaya. Yausua masaya. Yausua masaya. Hanggang sa muli po. God bless po.